Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Bob Lopez. Halina kayo sa Landas ng Pag-asa. Ano ang ginagawa mo sa buhay mo? Isang tanong na nakabatay sa aking pagmumuli sa ebanghelyo natin sa araw na ito. Sa ebanghelyo natin, si Jesus ay nagkwento ng isang talinghaga. May isang mayaman daw na paalis para tumanggap ng isang kaharian, pero bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan niya ng 10 mina. At sinabi niya, ipangalakal niyo ito hanggang ako ay dumating. At pagdating niya, tinawag niya ang kanyang mga alipin. Ang una, ang sinabi, ang isang mina po na iniwan niya sa akin, 10 mina na. At yung pangalawa, sinabi niya, yung isa pong mina na iniwan niyo ay 5 na po ngayon. At yung pangatlo, sinabi, natakot po ako sa inyo, kaya tinago ko lang po sa panyo. Kaya ito po ang isang mina. At ang anong ginawa ni Jesus? Dun sa una, binigyan niya ng kapangyarihan para sa 10 lunsod. Yung isa para sa 5. At yung isa, siya ay naparusahan ni Jesus. Siguro, madalas nagagamit natin ang kwento na ito ng mina para sa ating mga kakayahan o talento. Pero sa pagninilay ko, pagninilay natin sa araw na ito, gusto kong gamitin ang mina bilang buhay, ating buhay. Makikita natin dun sa talinhaga, 10 mina ang binigay sa 10 alipin. Ibig sabihin, patas-patas sila. Katulad natin lahat, lahat tayo ay binigyan ng buhay. At pagdating ni Jesus, ang tatanong niya, paano mo ginamit ang buhay mo? Ginamit mo ba ito para lumago ang buhay mo at ang buhay ng mga kasama mo at mga mahal mo sa buhay o buhay ng ibang tao? O binaliwala mo ba ang buhay na ibinigay ko sa iyo? Hindi mo ba pinahalagahan ang buhay mo? Kasi kung hindi mo papahalagahan ang buhay mo, hindi ka makakarating, hindi mo matatanggap ang dapat na matanggap mo kung ikaw ay nagsipag, kung ikaw ay naging tapat sa responsibilidad na ibinigay ko sa iyo na alagaan ang buhay mo. Kaya ang tanong ko muli, kamusta ba ang buhay mo? Napapalago mo ba ang buhay mo? Nagagamit mo ba ang buhay mo para palawakin ang kaharian ng Diyos? Nagagamit mo ba ang buhay mo para mapabuti ang hindi lang ang buhay mo, kundi ang buhay na nakapaligid sa iyo? Dahil ito ang tatanungin sa atin ni Jesus kapag siya ay bumalik. Nawa, magamit natin ang ating buhay para sa Diyos, para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos, at para sa pagpapaputi ng buhay natin at ang buhay na nakapaligid sa atin. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, maaari lamang pong i-like o i-share. God bless you po. Ingat po tayo lagi.